What is up mga bayaw, isang napakagandang balita ang ating hatid at binabati po natin ang ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo dahil nagawa niya nga po na i-dethrone sa kanyang pwesto bilang WBC Featherweight Champion itong si Gary Russell Jr. ng Amerika. Dahil sa kakatapos nga lang pong laban na ginawa ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo sa Amerika, ay nagawa niya nga manalo sa pamamagitan ng majority decision. At maganda po ang laban. Talagang dikit-dikit na dikit at pukpukan talaga. May mapapansin mo nga lang, ang advantage talaga sa laban ni Mark Magnifico ay yung size niya. Higit na mas malaki siya, mas mahaba, mas matangkad. At kitang-kita mo yung size ni Russell na mas malaki sa mas maliit talaga ng bagya. At kung mapapansin nyo sa laban, medyo makikita mo na hindi nagagamit ni Russell yung kanyang kanan dahil may injury nga. Katulad nga ng sinasabi nila, yung kiniklaim nila before pang laban na talaga may injury itong si Russell. At mapapansin mo talaga dun sa laban na halos hindi niya ginagamit ang kanan niya. Pang depensa lang ang kanyang kanan. Pero ang kanyang pang atake talaga ay puro kaliwa kung mapapansin mo. Habang si Mark Magnifico Magsayo naman, kitang-kita mo na napakaganda ng kanyang kondisyon at makikita mo na agresibong-agresibo siya. Pero although agresibo siya at talaga nakakapagbato siya ng maraming kombinasyon, lalo na sa katawan, ay makikita mo na maingat talaga siya dahil itong si Gary Russell Jr. talaga ay di kalibre talagang fighter din to. Dahil kung maalala ninyo, si Gary Russell Jr. ay nakalaban na rin ng isang pound-for-pound king na si Lomachenko. Talagang di kalibre to at napakasayang balita po niya dahil isang Pilipino naman na nang nagkampyon at nakapag-uwi ng karangalan para sa ating bansa. Kaya ang record ngayon ni Mark Magnifico ay umakyat na sa 24-0 pagkatapos niya talunin itong si Gary Russell Jr. Kaya napakaganda balita po niyan at dapat tayong magpasalamat dahil nakapag-uwi na naman ang isang Pinoy ng karangalan para sa ating bansa. Peace out mga bayaw.